Hello guys, good morning, good morning. Ito, tapos na tayo magbihis at tapos na tayong kumain. Tapos na rin tayong lahat. Nakapag-prepare na sa ating mga baon. Papasok na naman tayo. Wala tayong ibang gawa sa araw-araw. Ito ang routine natin. Hello po sa mga ka-OFW. Yan po, alam po natin ang ating obligasyon araw-araw sa ating trabaho. Kaya ito na naman po. Anyway, nako ang isang lola. Ito po, tiis lang po dahil po sa ating pamilya. Kahit malungkot, gawin natin masaya. Kasi ito talaga ang buhay natin dito sa abroad. Kailangan konting pasensya at maging matibay ang ating dibdib sa lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay. Mahirap ang isang nanay at tatay na nag-iisa. Kaya, ito po, kailangan tayo magtiis dahil sa ating mga anak. Kahit tayo may edad na, nagtitiis pa tayo dito. Kahit tayo may nararamdaman, nagtitiis pa rin tayo. Dahil sa pangangailangan sa ating pamilya. Mga anak, ito, kahit nalulungkot ako, tinitiis kong magtrabaho dito sa malayo. Kahit gusto ko na kayong makita, pero wala tayong magagawa. Gusto kong makagraduate kayo sa inyong pag-aaral. Nagpapasalamat ako dahil nag-aaral kayong mabuti at sana pamarisan nyo ang aking ginagawa na kahit may edad na ay nagtitiis pa dito sa malayo dahil sa inyo. Pero ito kahit na sabi nga may edad na, blooming pa rin, hindi po ba? Kaya ganyan lang po ang buhay ng isang OFW. Kailangan magpaganda tayo, ayusin natin ang sarili natin. Maging straight going po tayo kasi mahirap po ang buhay dito sa abroad. Lahat ng bagay ay kailangan natin mahalin at ilagay natin ang ating pinaghihirapan sa magandang kalalagyan. Huwag tayong magsayang sa ating kinikita. Dahil pag dumating ang time na tayo ay magkaroon ng problema, mga financial problem, mayroon po tayong dudukutin. Kaya ito isang ano ko lang po sa ating mga ka-OFW. Unang-una, isa na po ako dahil marami na po akong naranasan sa buhay. Mabuti po at ito ay binigyan pa ako ng malakas na katawan ni Lord. Yun lang po ang aking pasasalamat. Dahil marami nang nagdaan sa akin na struggle sa buhay ko. Pero, nakayanan ko pa rin po. Akala ko po magwawakas na ang buhay ko. Nasaktan, nagmahal ng sobra, iniwan. Pero, eto matatag pa rin. Kaya nasa ating kamay po ang kapalaran. At anumang bagay ang dumadaan sa ating buhay na mga problema, tayo lang po ang makakasolve niyan. Gumawa ka lang ng diretso at manalangin sa Panginoon. Tayo po ay tutulungan niya at ituturo niya kung saan tayo papunta at kung ano yung para sa atin. Ako po ay sobrang magmahal, pero ayan na nga, iniiwan pa rin. Siguro yan ang aking kapalaran. Kaya mga guys, sana yung iba dyan, huwag nyong wawakasan ang inyong buhay nang dahil sa mga problemang dumarating. Pagsubok lamang yan ni Lord. Kaya natin lahat yan, mga problemang yan. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil nandyan siya. Manalangin lang tayo sa Kanya, lahat ng mga hinihiling natin sa Kanya, ibibigay niya. Huwag tayong susuko sa buhay. Nandyan po siya.
Anyway, eto po, aalis na po ako. Please, yakapin nyo naman po ang aking video. At mag-thumbs up na rin po kayo at mag-comment. I-like na rin po ninyo. Maraming salamat po. See you po again. Ito, papasok na po ako. Oras na para bumaba na. Bye-bye!